po tayo, nakakaramdam po tayo ng takot sa kabila sa kagitna ng mga bagay na napapalita na hindi maganda. Pero ngayong umaga po na ito, gusto ko po na hingihin po yung attention po ninyo na sabihin sa inyo na sa kabila po ng mga bagay na hindi magaganda na nangyayari sa paligid natin, sa kabila po ng mga bagay na hindi magandang mga balita, ay yung natitirang naging isang mabuting balita. Gusto niyo po ba malaman yun? Sino gusto malaman yun yung naging isang mabuting balita? At walang iba po kundi ang Panginoon Jesus. Tama po ba? Gusto po namin sabihin sa inyo ngayong umaga na ito na sa gitna ng magulong balita, ng mga masasamang balita, may naging isang mabuting balita. At wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. We are praying that the COVID-19 situation will come to an end. At the meantime, we want to continue to spread the gospel without spreading the virus. Don't spread the virus, spread the gospel. 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 Don't spread the virus. Spread the gospel. Don't spread the virus, but spread the gospel. Don't spread the virus, spread the gospel. We are AFJC, sharing His love, sharing His gospel to the world. Right, ayan. Dito na naman po tayo sa ating daily devotion ngayong umaga. Yes, welcome back again to our new episode. Taray episode, amen. No? Ng ating AFJC Daily Devotion. Amen. Yeah, at marami na naman po tayo matututunan mula sa yes, amen. Videos. And we encourage you po yung ating pong mga viewers to like and share. At itag nyo po ang pong mga friends, families, amen, and churchmates, ano? Upang tayo pong lahat ay ma-inspired, ma-encourage, at mapalakas ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Yan, totoo yan, partner. Kasi ang salita lamang ng Diyos ang tanging makakapagpalakas sa atin at tanging makakapagbigay ng pag-asa sa ating buhay. At paalala lang po namin ano, sa bawat isa, lalo na po sa mga lalabas, na lagi po kayong magsuot ng face shield, face mask, at lagi po magdala ng alcohol, at lagi nyo pong i-maintain yung social distancing. Upang kayo po ay maiwas sa paglaganap banta ng COVID, ganyan din ay maingatan nyo rin ng iba. Yan. Tayo po ang maging solusyon sa mga problema na pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. At huwag tayo maging pasaway. Sumunod lang po tayo kung ano man ang pinag-uutos ng ating gobyerno. Yan. At gaya ng sabi ko po, good morning po sa bawat isa. And you can type good morning sa ating pong comment section. And mamaya, we encourage you to share your reflection, your personal experiences sa mga lesson po na ating pong mapag-aaralan. Amen. At ngayon sa umagang ito,
Simulan natin ang ating gawain sa pag-aawitan mula sa Panginoon. Tayo po'y pangungunahan ni Sister Imari sa ating praise and worship. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating kasama na sa ating AFJC Online, pati na rin po sa Ambassadors for Jesus Christ. And this morning, it's a great time no to reminisce and to recall yung sweet moments natin with the Lord. And if you are ready to worship the Lord our God, can you comment down, "You are the love of my life." And indeed, our God, our Lord, is the love of our life. This song brought smile, Lord God, to your face, Panginoon. And as we have worshiped you, Panginoon, Lord God, may you be pleased, Lord God. And for the rest of the day, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw pong maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. Napaganda ng kanta, no? Ng ating Panginoon.
you are the love of my life. Yan. Because ang ating Diyos ay ang source ng pag-ibig. Amen. Saan niya nagmumula ang pag-ibig niya. Shout out po ano sa mga viewers natin na nakatutok na sa ating AFJC All in Devotion. Si, amen. Kuya Elmer Paglumutan, good morning po. Ganyan din po kay kay Nanay Ricky Melose. Yan, ganoon din po kay sa ay, si Tatay Bayot. Ganoon din po sa sa magandang mami ng aming lead pastor, Pastor Harold James Doroteo, si Mami Susan Emmanuel Doroteo. Isa maganda at mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Good morning po. And this time, I know we know that you are really excited not to hear God's word. Amen. And before we introduce to you the speaker, let us tune our hearts to the Lord. Let us open our hearts to the Lord. No, magpasiyasa tayo sa Panginoon na lahat ng mga maririnig natin ay ma-absorb natin. No? Let us reject. No, shake na natin yung mga bad vibes, yung mga spirit na magre-reject sa God, sa salita ng Diyos. And right now, Kuya Ian will introduce to you the speaker. Some of you know this servant of God this morning. No? Isa po siya sa mga lead deacon sa kanilang church. Yan. Tapos, isa rin po siya sa mga staff ng ating ng AFJC. Yan. Ganun din, isa rin po siya sa mga masisipag maghayag ng salita ng Diyos, hindi lang po sa kanilang church at maging dito sa AFJC. Yan. Ganun na lamang po ang puso niya, maipahayag lang ang Diyos sa mga tao. Ma-reach lang yung mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi ko na po papatagalin. Akin na pong inahandog sa inyo, si Brother Pastor Brian Solidor. Yan. Yan. Brother Pastor. Mga may okay rin na mangyayari nila. May dedication baby pa pala eh, no? Baby ka pa yung spiritually. Ayun po, good morning po sa bawat isa po sa ating lahat mga kapatid. Ito po yung huling araw po no, ng May. June na po. Medyo lumalamig-lamig na. No? Umuulan-ulan eh. Pero ngayong umaga po na ito mga kapatid, I just want to share the word of the Lord. Ipagkamaiksi lang po ito no, sa Psalm chapter 8 verses 5 to 6. Sabi po dito na you have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Yung topic po natin ngayong umaga po na ito, the significance of man on God's eyes. Sige po, let us pray. Heavenly Father, thank you Lord once again sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon, dahil hindi po kayo nagbabago. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa panibagong hininga, sa panibagong tibay, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, sa napakayaman niyong grasya, O Diyos, na patuloy niyong binubuhos, Panginoon, sa sangkatauhan. At Lord, ngayong umaga po na ito, as we have a morning devotion, continue to be with us, and we invite your Holy Spirit, Lord, to be upon us today. Hayaan nyo, Panginoon, na through your words, O Lord, makita namin yung kahalagahan namin, O Diyos, sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, good morning po no, sa bawat isa and welcome again sa ating AFJC Morning Devotion. At ngayon po, nandito po tayo sa series po na parin natin po nung Book of Psalms o yung Aklat ng Mga Awit. Nasa chapter 8 po tayo. And ngayon po mga kapatid, before we go po sa ano po natin, pag binasa po natin yung buong context po nito, diba sabi po dito, basahin ko lang po yung verse 1 na, sabi, Lord our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens through the praise of children and infants. You have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Kung papansinin po natin mga kapatid, ito kasi yung pinaka-team kasi nito is the glory of God in creation.
habang binemeditate ko po ito kagabi, para siyang ano eh, yung nagme-meditate yung sumulat nito and seeing the creation of the Lord at nakikita niya yung sanglilikha na ginawa ng Panginoon, yung kahanga-hanga, marahil kasi nga may tinatawag na ano eh, naalala ko lang yung sa Teo 1 namin, yung the general revelation that God reveals himself through creation. Diba, limbawa, the moon, the sun, the vastness of the universe, and then yung kagandahan nung mga creation ng Panginoon nasa paligid natin, yung alimbawa, yung mga volcanoes and yung mga bagay na kamangha-mangha na hindi natin kayang ipaliwanag, no? And then o kaya yung nakikita niyo yung mga balibalita ngayon, no, sa GMA, 'di ba, yung mga nakukunan na picture ng scientists, yung kagandahan nung mundo, 'di ba, yung labas ng mundo, sobrang ganda. Pag na nung nakita, yung nakita kasi dati parang ano naman eh, hindi naman yun nakukuha ng ganun ng mga scientists dahil nga sa pagtaas ng technology, 'di ba? Mas lalong nakikita natin at namamangha tayo sa mga ganung creation po ng Panginoon. Pero dito po sa verse 5 and 6, King David was seeing the creation of God and mankind, and he start to ask a question, what is mankind? Kasi nagsimula to sa verse 4 eh. Kumbaga dito po sa verse 1 to 3, makikita ninyo kung paano dinidescribe ni David kung gaano kadakila yung Panginoon through his creation. Then biglang yung sudden transition ba dito sa verse 4, yung tanong niya dito sa verse 4 na what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them. Dito po sa verse 4, sinasabi dito ni David, talagang binibigyan niya ng emphasis that God is really mindful to the mankind. Okay, napaka talagang iniisip ng Panginoon, 'di ba? Sabi nga doon, the eyes of the Lord, 'di ba, ay nagbabantay sa taong matuwid. 'Di ba? Meron pa doon sinasabi na every step of the righteous man is ordered by God. 'Di ba, makikita niyo yung concern ng Diyos sa mga tao. Sabi, despite of being balikan ko lang tayo itong verse 3. Sabi po dito na you have set your... Sabi dito na, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moons and the stars, which you have set in place. Kasi nga, yung kagaya na sabi ko kanina, no, na yung psalmist po na sumulat po na ito, na si King David, ay nakikita niya yung creation ng Panginoon. And then, dito na... Wait lang ah. Sa verse 4, that God is really mindful to mankind despite of being seemingly the most less fortunate created in God's creation. Na tayo yung sinasabi ni David na ano ba yung tao upang iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo lang naman siya, ginawa mo siya na mas mababa ng konti sa mga anghel. Pero alam nyo, the good news in this verse, sa verse 5, sabi dito, you have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Na someday, mga kapatid, no, susuotan tayo ng kaluwalhatian ng Panginoon, those who are serving the Lord faithfully. And someday we will receive a reward for serving God faithfully. God will say, well done, my good and faithful servant. Di ba siya sabi nga natin na tayo ay mas mataas pa sa mga angel. Pero because in the book of Hebrews, sinasabi doon na sa mga angel, wala man lang tinawag yung Diyos na isa man doon na mga anak niya. Tayo lang yung tinawag ng Diyos na anak niya. And in the verse 6, sabi dito, you made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. In the verse 6, the dominion of man over creation. Diba alam naman natin yun eh, na sa kabila ng mga bagay, na sa kabila ng mga magagandang creation na ginawa ng Panginoon, nilikha ng Panginoon, yung tao yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Diba, Adam was given by God a dominion, diba, to rule the creation, and then to give names, diba, bigyan mo ng mga pangalan yan. Despite of being the less fortunate, God assigned man to rule everything on earth. Ayun, si Adam po yun. God has entrusted us, the mankind, to manage properly the creation and exercise our authority over it. I just want to give an emphasis, mga kapatid, no? Madalas nating marinig na
yung tao yung pinaka-special sa lahat na nilikha po ng Panginoon. Dahil yung tao yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng mga bagay po dito sa mundo. Kaya I just want to encourage you this morning na if you think to yourself, no, na parang wala kang kwenta, wala kang saysay, no, sa Diyos may halaga po tayo, mga kapatid. Sa Diyos ay meron po tayong sobrang halaga po natin sa Panginoon. Sa kabila na yung tingin sa atin ng mga tao, eh parang wala tayong kwenta or walang ambag. Doon yung mga ganong pananalita. Pero gusto ko pong sabihin na mahalaga po tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, sa totoo lang, hindi tayo... Kumbaga, the number one factor na makikita natin na sobrang halaga natin sa Panginoon, when God has given His only Son, Jesus Christ, to save us from our sin. Kasi kung hindi tayo mahalaga sa Panginoon, hindi po yun gagawin ng Diyos sa atin. No? Kaya this morning, mga kapatid, I just want to encourage you. Let us continue to find our true identity before God. No? Hanapin po natin yun sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Diyos kahit ano man yung estado po natin sa buhay, ano man yung kalagayan po natin dito sa mundo, sobrang halaga po natin sa Panginoon. At naniniwala po ako na hindi tayo tatalikuran ni pababayaan po ng Panginoon. Amen? And yun lamang po yung message po this morning. Let us pray. Heavenly Father, thank you God for your goodness, for your faithfulness. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because through your word, O God, we can see, Lord, yung kahalagahan po namin, O Diyos, sa inyo pong harapan. Lord, bagamat ang daming mga bagay sa mundo po na ito, O Diyos, na ang gaganda ng creation, Panginoon, nakakamangha po yun, O Diyos. Pero kami yung pinaka-special sa lahat, sa kabila, Panginoon, ng mga pagbagsak namin, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkakamali namin, ng disobedience namin. But still, Lord, patuloy niyong pinapakita yung pag-ibig niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga po na ito. Continue to bless the viewers, Panginoon. Bagamat, Lord, maiksi lang to or medyo may pagkamagulo pa ng konti, pero God, thank you. Thank you, Lord, in Jesus name. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan. Ganda ang mensahe ngayon. No? Brother Ian, ano yung natutunan mo, Brother Ian? Ayan. Partner. Doon makikita natin yung pagiging perfect ni Lord, no? Doon pa lang sa mga nilikha niya, makikita mo, napaka-perfecto na ng Panginoon. Biruin mo, nilikha niya yon. At totoo yung sinabi ni Brother Brian, no? Na kung totoo, sino wala naman tayo sa harapan ng ating manlilikha, eh? Mm-hmm. Sino ba tayo? Nilikha niya lang tayo. Siya manlilikha natin. Ngunit dito natin makikita yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga kamalian, andyan ang Diyos. Handa tayong tanggapin, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Diba? Kung naghahanap tayo ng perfect relationship, matatagpuan lamang natin yun sa Diyos, hindi sa mundong ito. Diba? Amen. Ayan. At sa akin po, yung natutunan ko dun, yung ating true worth, yung ating halaga, ay nakabase sa kung sino yung gumawa sa atin. Amen. And God created us and God knows our true worth. At meron nga pong istorya niyan na nabasa ko, na yung isang tao, habang naglalakad siya sa kalsada, may nakita po siyang kumikinang. At hindi niya po alam kung magkano yung halaga nun, ng kumikinang na yun. Tapos sinanla niya yun sa pawn shop at binili sa kanya ito ng 2,000. Pero itong may-ari ng pawn shop, alam niya yung halaga nung item na binilan niya. At ang ginawa niya, dinala niya to sa auction. At dun sa auction, naibenta niya to ng 2 million. Kasi yung napulot pala nung tao na ito ay ruby. Bato na ruby. Ibig sabihin, yung halaga mo ay nakabase sa kung sino yung nakakaalam talaga at nakakilala sa'yo. At ang Diyos, kilalang kilala tayo, and He knows our worth. Kaya nga po sabi dito sa verse 5, verse 4, what is mankind that you are mindful of them? Kasi ang tingin natin talaga sa atin, wala tayong kwenta . Kaya nga sinabi sa mga verse that hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon, na yung mga mabubuting ginawa natin ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. So ang tingin talaga natin sa ating sarili, wala tayong kwenta. Pero the moment that we give our life to the Lord, nagkaroon tayo ng value. Amen. At pag mong isipin, kapatid, na wala kang halaga, yung mga tao, hindi ka ibinibigyan ng importansya, hindi ka pinapahalagahan, hindi ka sinasamahan kasi wala kang bilang, pero sa Diyos may bilang ka. Lagi mong tatandaan yun, na hindi nakabase yung halaga mo sa mga taong nasa paligid mo, kundi nakabase ang halaga mo kung sino yung gumawa sa'yo. At ayun ang Diyos. He is mindful of you, He is taking care of you. At huwag kang mag-alala. Lagi mo siyang kasama. And right now, Pastor Jason will share his reflection sa
lesson po natin na pakinggan sa umagang ito. Thank you so much, mga dilyo nating mga host. And maraming salamat din kay Pastor, soon to be Pastor Brian Solidor, no, for reminding us about how God is giving worth to us. Ano po, magandang reminder po ito sa batse sa atin, kasi nowadays makikita natin a lot of people, they are trying to find their worth sa mga bagay. Akala nila nagiging halaga sila kapag meron silang ganito, kapag sila ay kasama sa ganitong klase ng grupo, kaya kapag sila ay angat sa pamumuhay, they think that andun yung worth ng life. In fact, napakaganda ng sinabi ni Brother Brian, ano po, yung tungkol sa creation ng Panginoon. Napakaraming magagandang bagay ang likha ng Diyos. So totoo lang, kapag pumunta tayo sa mga provinces, makikita natin doon, ano, yung mga mountainous places, yung mga rivers, yung mga underground rivers, masasabi mo, wow, grabe, kamangha-mangha yung ginawa ng Diyos. But then in the Bible you will see, no, na binanggit doon, ang tao lamang yung ginawa ng Diyos ng sarili niyang mga kamay, fearfully and wonderfully made. Yung mga bagay na nakikita natin na mga wondrous thing dito sa mundo, ginawa lang yan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, eh, pero yung tao, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Same hands, no, same hands na pinako sa krus para sa ating kasalanan. You will find your worth lang talaga sa Panginoon. A lot of people kasi akala nila kapag VIP sila, wow, I'm so valuable, no? So totoo lang, kaya nga ito naman mababanggit ko na naman yung sinabi dito ni Asian Cutie. And no, malalaman mo lang ang iyong halaga kung wala kang kwenta. Yan. Totoo naman talaga 'yan, eh, no? The moment na makita natin na wala talaga tayong kwenta yung mga bagay na meron tayo, gaya na sinabi ni Brother Joseph, diba? Pag nakita natin sa ating sarili na yung mga bagay na nakakamit natin is wala naman talagang kwenta, no? At kapag dumulog tayo sa Diyos, yun ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng halaga, no? Yung halaga na yun, yung value na yun na ibinigay niya sa iyo, no? Na willing siya na ibigay yung kaisa-isang most valuable para sa kanya, yung kanyang kaisa-isang anak, para lang iligtas ka. Ganun kakahalaga sa Panginoon. Yun lamang pa. Amen. Amen. Yan. Napaganda ng reflection, no? Truly, it's so wonderful to have somebody to care for us like this. At yun, yun, no? Ay walang iba kundi ang ating Panginoong English Kristo. English po, winning dollars, ha? Ayan. Ayan, ngayon po, maririnig naman po natin yung some announcement about po sa... Hindi pa. Reflection pa. Sorry. Ayan, ngayon naman po, maririnig naman po natin ang pangalawang reflection dito sa ating studio. Ayan. Na ihahatid sa atin ng ating binibining marikit, si Sister Emery Quebran. Salamat naman, Brother Ian. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Si Kuya Kaalaman. Ayan. Pero we see, no, yung significance na binigay sa atin ng Panginoon to give us that power to rule over His creation. We can only say to ourselves na hindi bagay. Hindi ka bagay para dyan. Hindi ako bagay para dyan. If we know yung kung ano yung kakayanan natin, kung ano yung mga nagawa natin and mga kasalanan natin, hindi tayo bagay, hindi tayo nararapat. But when we see, no, yung grace and the goodness of our Lord na He made it that way, He let us, He allow us, He gave us the power to rule over, no, yung kanyang creation, we can only say, no, na Lord, thank you. Lord, salamat. Salamat dahil ako iniligtas mo. Salamat sa binigay mong kakayanan sa akin. Salamat sa lahat ng paglilid mo, Lord, sa aking buhay. I think yun yung heart ni ng psalmist dito sa awit na ito, na talagang nagpapasalamat siya sa Panginoon. Sobra-sobrang liit na tao compared sa ginawa ng Panginoon na buong universe, buong mundo. We're like a dot, but still the Lord looks at us as we are special, no? Yung tipong hindi mo nga makita sa sarili mo yung importansya mo, yung halaga mo, or yung pagiging special mo, di ba? O kaya yung tingin sa iyo na ibang tao, special. Special ka in other way.
in other meaning, but the Lord sees you as special and He loves you so much. Ayan. So yun lang po. Thank you, Brother Brian. Ayan. Ano po, yan. Isa po sa nakakatuwa ano, at napakaganda sa Panginoon ano, na hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng worth, but God gave us also responsibility. Ano, at in all of His creation, ano, sa dami ng Kanyang creation, pwede niya namang bigyan ng, ano, ng responsibility yung iba eh. But God entrust us the responsibility. Ano, ibig sabihin, nagtiwala sa iyong Panginoon. Amen. Hindi lahat no, nabibigyan ng pagkakataon. Pero God chose you. Sa iba nga eh, God, ano eh, elect niyo, no? Predestined niyo. Pero tayo po ano, ay pinili ng Diyos, no? Na i-take dominion, na mag-rule, no? Over this creation, ano? At salamat, no? Sa pagkakataon na yan, na tayo ay bigyan ng Diyos ng ganitong responsibility. No? God give us the true worth and the responsibility. Kasi, ano eh, napakaganda rin na hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng halaga, kundi yung title, no? Yung accompany dun sa title na binigay sa'yo ng Panginoon. Parang sa president, di ba? Bas hindi lang sila tinawag ng president, kundi yung work, yung job load na tinatrabaho nila, yun yung bigat. At yun din yung po sa atin, nung binigyan tayo ng Diyos ng halaga, binigyan ka din niya ng responsibility na accompany ng worth na meron ka. So, hindi po dapat na tinitingnan lang tayo dahil sa halaga na meron tayo, dahil sikat tayo, kundi dahil din dun sa responsibility na meron tayo. Ano? Kaya nga sinabi, no, the higher, ano yun? Yung sinabi Spider-Man, the great response, ano yun? Oh, the great power comes with great power. Oh, with great power comes with great responsibility. No? At binigyan tayo ng Diyos na, ano, yung ating worth, yung ating power, at ang kalaki po niya yung responsibility. Kaya hindi po natin pensibin na, mahalaga ako, pero wala akong ginagawa. Hindi po. No? Binigyan ka ng Diyos ng responsibility, and you need to take an action to it. Ano? Na hindi tayo papatamad-tamad na Kristiyano, kundi we need to move ano, and to share God's love to others also. Because, ano eh, binigay sa atin yan eh, na take dominion. Hindi lang naman hayop eh, kundi yung ibang mga tao. No? Lalo na tayong Kristiyan, binigyan tayo ng Diyos ng dominion sa kanila din para i-share din yung gospel. Ano? Amen. And hopefully, no, and we hope and we pray na tayo pong lahat ay marami pong natutunan sa umagang ito. And let us reflect those lessons ano, sa ating mga puso, sa ating isipan. At pagbulay-bulayan po natin ito at may apply po natin ito sa ating mga buhay that we are worthy, ano, na tayo po ay may halaga sa harapan po ng Panginoon. And yan, and this time, ano, tayo po ay dadako na sa mga kaganapan ng AFJC and ating may announce ito. Ayan, magandang umaga po muli sa bawat isa at salamat sa inyong pagtutok sa ating AFJC Daily Devotion. Live tayo ngayon sa ating AFJC studio, but today, no, please continue to like and share our Facebook pages, share this video to your friends para sila rin po ay makapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito or any time of the day. Ayan. So, please like and follow our official Facebook pages, AFJC Online, pati na rin ng AFJC Ambassadors for Jesus Christ. We also have our Instagram and Twitter account, so please make sure you follow us and like our posts. And syempre, no, meron tayong Facebook group, that's AFJC Prayer Warriors. Please join that group para makasali kayo sa ating community at kayo ay ma-update na ating mga prayer points, mga prayer requests, and ating mga updates. So, guys, please also subscribe to our YouTube channel, AFJC Ambassadors for Jesus Christ. Please like our videos and make sure that you click the ring bell so that you will be updated whenever we have new videos uploaded, okay? And guys, no, please visit our website at www.afjc.com to know more about AFJC and our ministries. And if you would like to support us by giving donations, you may find the donation instructions in our website. So please visit our website at www.afjc.com. And syempre, this Friday, abangan nyo po ang ating special episode sa ating Think Talk. Ayan. Last Friday, we had piloted our Got Jesus episode, but this Friday, meron na naman tayong bagong episode sa ating Think Talk. So, abangan nyo po, meron din tayong mga guests. And we will talk about DA sa simbahan. So, if you are curious, please watch yung ating live stream this Friday. Abangan nyo po yan and share to your friends about our Think Talk. So, and continue pa rin po ang ating Community Pantry. Please, if you want to support Community Pantry, patuloy po natin itong ginaganap and
You may find the donation channels in our screen. So please refer to that. You can donate sa Westpac internationally, sa ating BDO, sa ating GCash, and sa ating PayMaya. So thank you guys and see you around in the social media. And amen. Yan pahabol po ano na ano nito na reflection, reflection no, yeah, ni Ate Bing Saldivar. Sabi niya dito, though we are not worthy, but because of God's unfailing love and forgiveness, Jesus make us worthy and chose us to be a child of God. Amen. We are valuable and precious in God's sight. To God be the glory forever. And amen. Amen. And shout out po ano kay Pastor Jovan, no? Limarangan na nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa pagbisita po sa amin. Amen. And maraming salamat po sa patuloy na pagtuto, pagsubaybay at walang sawang pakikinig ano sa ating KFJC Daily Devotion. And we hope and we believe that you are blessed in this message for today. At salamat po ano. And lagi po natin tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. God bless po. God bless. The praise goes up, his presence comes down, lift my voice to the Lord when there's trouble.